Alright, nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog para sa isa namang update and reaction vlog patungkol po sa nangyayari po sa Davao today. Dahil nagbigay po ang PNP ng 10 minutong ultimatum para po sa mga taga-suporta po ni Pastor Apollo Quiboloy and yung mga taga-suporta po ni DDS. So eto guys, sinabihan po sila ng mga pulis na nakabantay po doon sa mismong harap po ng Kingdom of Jesus Christ para sila po ay kusang mag-disperse. Kasi kung hindi mag-disperse ang mga supporters po ni Pastor Apollo Quiboloy, mapipilitan po ang mga polis na sila mismo ang magpaalis po sa mga nagrarally po sa harap po ng Kingdom of Jesus Christ. So ito guys, isa sa mga nangyayari po ngayong hapon dito po sa harap. At ayon po sa PNP, ito, yung isa sa mga napapansin po nila doon po sa mga taga-suporta po ni Apollo o ni Pastor Apollo Quiboloy, sabi po dito, mismong ang mga miyembro ng ni Pastor Apollo Quiboloy ang nagsusugat doon sa kapwa nila miyembro para ipakita at isisi daw sa mga kapulisan na galing po sa mga pulis ang injuring natatamo nila sa ating kapulisan. So, yun po isa sa mga pagbubuko ni PCOI Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP. Yan po isa sa mga sinabi po mismo niya ngayon lang sa isa sa mga balita ngayon patungkol po doon sa nangyayari pa rin gulo sa Davao City. Sa ngayon, hindi pa rin po nakikita si Pastor Apollo Quiboloy dito po sa compound ng The Kingdom of Jesus Christ. So, alam ng lahat na dito po nagtatago po si Pastor Apollo Quiboloy dahil pinoprotektahan po siya ng mga taga-suporta po dito. Especially guys, ito po yung isa sa mga sinabi po ng isa sa mga nandoon na nasaksi mismo sa mga nangyayari ngayong hapon. So, inaresto ng pulisya ang 18 miyembro ng KOJC sa sasagsagan ng dispersal sa kanilang hanay kanina. Sabi ng Davao City Police, sasampahan sila ng reklamong obstructions of justice. So, yan po isa sa mga nangyari at nagkakagulo po ngayon dyan po sa KOJC sa harapan po ng compound dahil inaaresto na nga po ng mga polis yung mga nag-rally and nag-prayer vigil dyan po sa harap po mismo ng Kingdom of Jesus Christ. Sobrang ang lupit po ng mga taga-suporta po ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayaw talaga nilang isurrender si Quiboloy dito po sa gobyerno. Dahil alam naman natin guys na 10 milyon ang nakapatong mismo kay Pastor Apollo Quiboloy. At ganun na lang talaga siya pinoprotektahan po ng mga constituents niya. And then especially guys, yung mga taga-suporta po niya doon sa Davao. And sana nga itong oras na to, itong araw na to, or sa mga susunod pa makita na siya. Kasi hinihinala talaga ng mga pulis siya na nandyan lang po sa compound ng The Kingdom of Jesus Christ, si Apollo Quiboloy, dahil dyan lang naman daw po possible na magtago siya. Dito po siya bumalik sa The Kingdom of Jesus Christ at talagang sinusuportahan at inaalalayan po siya ng mga taga-suporta po niya. At hindi lang po yun, pati na rin po ang mga taga-suporta po ng DDS. Kaya masabi natin guys, kaya ang dami po nila kagabi, sobrang nagkagulo. Kung gaano kadami yung police, eh ganun din sila kadami. Kaya masabi natin, sobrang gulo talaga at riot. Yung nangyari po sa pagkakataon to na sa harapan mismo ng The Kingdom of Jesus Christ, yung nangyayari po na to. Yung pangalan pa lang ha, The Kingdom of Jesus Christ, bakit dito nangyayari yung mga gulo po na yan? Sobrang napakasakit pa talaga sa paningin ng Diyos yung mga nangyayari po dito sa Pilipinas, lalo na po dito sa harapan po ng The Kingdom of Jesus Christ, na akala po ng lahat matino po yung isa sa mga namamalakad po dito, pero hindi pala totoo lahat ng pinapakita niya, lahat po ng nakikita ng tao sa mga miyembro po nito. Akala po ng lahat happy lang, pero may nangyayari pala sa loob po mismo ng The Kingdom of Jesus Christ. So ngayong hapon, dumating na po sa Liwasang Bonifacio ang mga taga-suporta ni Pastor Apollo si Quiboloy nitong Lunes ng hapon. Panawagan ng grupo na magkaroon ng maayos at tamang pag-aresto kay Quiboloy.
Si Kibuloy ay pinaghahanap pa rin hanggang ngayon ng polisya sa 30-hectare KOJC compound sa Davao City na harap ang pastor sa kasong pang-aabuso at human trafficking. So ayan guys, nasaniwasang Bonifacio na po ang mga taga-suporta po ni Pastor Apollo Kibuloy para mag-rally and ipanawagan ng maayos po na pagdakip po kay Pastor Apollo Kibuloy dito po sa Davao. And since nagkakagulo po mismo doon po sa Davao dahil po sa ilang pang mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na nagkaroon ng prayer vigil and rally simula pa kagabi, eh nag-aalala po daw yung mga taga-suporta po ni Pastor Apollo Kibuloy dito po sa Manila, sa may liwasang Bonifacio. Kaya nag-rally sila at nananawagan na magkaroon ng maayos na pagdakip at paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito pa po yung iba pong detalye about po sa nangyayari po sa Davao City ngayong hapon. So, sabi lang natin, intay-intay lang po tayo sa iba pang update at balita po patungkol po dito sa pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy sa nangyayari pong disbursements and especially guys sa pagtugis at paghuli at pagsampa ng kaso sa mga rallyista para po sa pagsuporta po mismo dito po kay Pastor Apollo Kibuloy at sa ginawa po nilang prayer vigil at panggugulo mismo sa harapan po ng The Kingdom of Jesus Christ. Bahagyamang humupa yung tensyon, pero ang mahalaga daw po dito, nahuhuli na po isa-isa ng mga pulisya yung mga taga-suporta po ni Pastor Apollo Kibuloy. At for sure may isa po diyang magtuturo kung sino po at kung nasaan po si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil susuportahan ba nila yan kung hindi nila alam kung nasaan po yung isa sa mga tinatago mismo nila at inaalalayan sa harapan po ng The Kingdom of Jesus Christ. Kaya abangan nyo pa po ang ilan pang mga update patungkol po dyan at hanggang dito na lang po isang update natin. At hanggang dito na lang po isang update natin ngayong hapon na to. And thank you guys sa panonood and see you for my next update video. Bye guys.